Hi, this is me. I'm funny. And I love superheroes. I love to sing, dance, and of course, talking. This is my mom. My daddy, my mommy, my ate, my kuya. They're my family. Hi guys. Ayan, welcome back to our channel. Okay. Anong sasabihin natin sa kanila? What you want to Mommy, tell them? Mommy already got his papers. Her papers. Yeah, okay. So yes, guys, sa title ng ano natin ngayon, video natin ngayon, guys, I got my visa today. Hapon ko na siyang na-receive. Today is April 16, Friday. So, ayan, guys. Guys, na-open ko na siya kasi sa sobrang excitement. Eto, na-open ko na siya, guys. So, eto na yung ating visa. Yan. Ayun, nakuha ko na yung visa sa loob. Actually, guys, ganito siya. Wait lang, ha. So, ganito. Unang, is yung plastic ng to-go. Yan. Tapos, ayan. In-open ko na siya. And then, merong, dito, guys, warning. Yung nahuwag natin i-open tong yellow packet na to. Ito. So, Itong passport o yung visa, andun yung visa natin, ay dito to nakalagay sa loob. Ganyan, dito to, nakalagay ng ganyan. Pero, binutas ko lang yung dito, guys, na maliit lang para lang makuha ko lang yung passport. Tapos, binalik ko lang din siya. Tinape ko lang siya, guys, ng scotch tape. Yan, so, naka-tape na yan. So, close na siya agad. Kasi, guys, para lang maprotektahan ko yung yellow packet na to. So, ayan. So, naka-plastic pa rin siya. Pero, andito na yung ating passport. So, ayan guys. Ito na yung ating visa. And so, super, super happy talaga kami ng aking fiancé. Kasi, ito nga yung inaantay namin na ma-release na. Okay. So, yun. Siya nga pala guys. Naka-mask ako kasi kagagaling ko lang nagpa-facial. Facial cleaning ako. So, medyo namumula-mula yung aking mukha. So, sabi ko mag-mask na lang ako. And anyways, klaro naman yung boses ko, diba? So, yun guys. Meron silang nilagay nga dito na warning. Ito yung do not open or even attempt to open the visa packet or envelope. So, ayan. You may only open the plastic pouch to retrieve your passport. Ayan. Tapos, dito sa last din guys, sinasabi din nila dito yung dapat mag-register tayo. As soon as ma-receive natin yung ating visa, mag-register tayo agad guys sa CFO or yung Commission on Filipinos Overseas. So since Friday nga ngayon guys at saka hapon ko na rin siya na-receive yung visa. So hindi na ako nag-register. Sabi ko sa Monday na lang kasi yung CFO pala din ay Mondays to Fridays tapos 7 o'clock hanggang 4 o'clock in the afternoon lang sila. So yun sabi ko sa Monday na lang ako mag-register sa CFO. So, yan guys. By the way, ito din guys, dapat i-hand carry natin to. Huwag natin ilagay sa ating bagahe kasi nga, sa hand carry lang siya kasi ito yung ibibigay natin sa immigration, doon sa port of entry natin sa US, kung saan port of, saan estate ka, sa landing. So, ayan. Siya nga pala guys, may isi-share ako sa inyo kasi bago dumating ang visa ko, actually guys, alam ko na parating siya. Kasi po, bigyan ko lang kayo ng tip kasi pwede din pala tayong kasi di ba hindi naman natin alam kung nasaan, kung parating na yung visa natin. Kasi yung case ko kasi guys, di ba sabi ko dun sa unang vlog ko na hindi namin ma-open yung CEAC kung saan natin makita kung ano na yung status ng ating visa.
So ang ginawa ko guys, naisip ko lang, sabi ko, itry ko kayang tawagan ang ano, yung to go sa Manila para itanong lang, baka matrace nila by name since wala tayong tracking number. So sabi ko baka matrace nila by name yung visa ko. So tinry ko lang tumawag sa to go ng Manila. And luckily, sinabi ko nga na, "Ma'am, hindi ko pa talaga alam kung saan yung visa ko. Pero issued na siya. Pero yun nga, hindi ko alam kung andun pa sa US Embassy or parating na dito sa Cagayan de Oro." So sabi naman ng babae na, ano po yung passport number mo? Sabi nang ganun, edi binigay ko yung passport number ko, tapos kinuha din yung name ko. Tapos yun, binigay ko. Tapos yun, sabi niya, "Sige ma'am, paantay na lang kasi titingnan daw niya." Alam niyo guys, tuwang-tuwa ko kasi talagang medyo matagal-tagal siyang nag-antay ako. Tapos yun, pagbalik niya, sabi niya, "Ma'am, papunta na daw ng Cagayan de Oro yung visa ko." Sabi niya, baka daw nga, parang sinabi niya, baka bukas darating yung yung visa mo. Kasi nun guys, nung 14, alam niyo yung time na tumatawag ako sa embassy kasi nga itatanong ko kung ano ng visa, status ng visa ko, ganun. Yun yung time guys din na tumawag ako nung hapon na talaga kasi wala na ako maisip. Sabi ko, try ko na lang kayong tawag yung to go. So yun, sabi, "Ma'am, papunta na nga dito sa Cagayan de Oro yung visa ko." Kaya yun, tuwang-tuwa ako guys. So bago talaga ito dumating, alam ko na paano na siya, parating na talaga siya dito. So yun guys, sa mga tulad ng case ko rin na alam nyo yung hindi nyo pa alam kung nasaan na yung visa nyo ngayon, lalo na yung mga hindi maka-open sa kanilang CEAC, yung CEAC.gov na para ma-track natin yung ating, kung ano yung status ng ating visa, try nyo lang guys na tumawag sa to go. Siguro ilagay ko sa description box below yung number nila. Okay ba yun? Pwede ba yun? But anyway, sige, try natin. Lagay natin yung number para din sa inyo guys na yung makatulong na pwede nyong tawagan para ma-track din yung inyong visa kung nasaan na. Kasi pwede naman pala passport lang yung ibigay natin sa kanila, passport number at saka yung ating yung name. So yun. So yes guys, andito na talaga yung visa natin sa wakas at sobrang happy kami. At doon din naman sa mga K-1 visa applicants na nag-aantay pa rin. Basta keep on praying lang talaga. Hindi natutulog ang Diyos, nakikinig siya. So yun, alam ko gaano ka hirap din ang dinanas natin. Alam mo yun, yung tagal ng pag-aantay natin sa ating visa. Lalo na ngayon, pandemic pa, dumadami pa yung cases sa Manila. Kaya mahirap talaga. So doon naman sa mga yung may mga reason guys, like sa amin kasi na expedite yung, marami nagtatanong pala bakit yung reason sa pagpa-expedite namin ay dahil po sa may anak po kami ng aking fiancé na si Thor, at siya ay isang US citizen na po. So and he is with me dito sa Philippines. So yun yung reason namin. And luckily nga na-approve naman yung ating request ng pagpa-expedite ng visa. So doon din sa mga pareho ng case namin, pwede din kayo guys, try niyo lang mag-request or mag-send ng request letter sa NVC. Ilalagay ko rin siguro guys sa description box below yung link ng video namin, video ko na kung paano namin in-expedite yung aming visa, yung letter kung saan namin siya sinend, ganyan. So andun sa video na yun guys. So pwede niyo yung panoorin, baka din makatulong sa inyo. So yun guys, yay! Sobrang happy talaga kami. And maybe soon aalis na rin po kami guys kasi nga minamadali na rin yung ng fiancé ko, lalo na nga guys na ngayon ay dumadami ang cases sa Manila. So hindi natin alam baka may mga travel ban na naman na mangyayari. So yun, sabi ng fiancé ko dapat makaalis na kayo as soon as possible. So yun guys. By the way guys, salamat sa inyo na sumusuporta sa amin, yung nanonood ng aming video. Sana din guys talaga natulungan ko rin kayo sa pamamagitan ng pag-update ko ng aking visa at sa pagbibigay sa inyo ng mga tips din kung ano ang gagawin, ganyan. At siguro papatuloy din namin to guys, yung aking pagkukuha ng video sa aming trip to USA, pagbabalik namin sa USA. So hanggang siguro doon sa USA
sisikapin ko magva-vlog pa rin doon, guys. Ayan, so basta doon sa mga ano, sa inyong mga sis na hindi pa nakakuha, na nag-aantay pa, alam ko yun talaga yung nararamdaman nyo, ramdam ko yan talaga. Keep on praying lang talaga. Yun lang talaga ang pinaka ano natin dyan. Pinaka powerful na na panglaban talaga natin sa ano, sa dinanas natin ngayon. And yun, basta pinagpe-pray ko rin kayo guys, lahat ng mga K-1 visa applicants, kasi alam kong hindi talaga basta-basta yung dinanas natin. Yung fiancé natin nagagalit na, alam ko for sure yung iba nagagalit na diyan, 'di ba? Kasi nga yung fiancé ko galit na rin eh. Inip na ganyan. Tapos syempre, ang laki ng ginastos din nila, 'di ba? Tapos yung ano, yung mga nag-aantay din kasi, 'di ba? Lalo na pag nagpa-medical ka na, may mga ano pa, may mga expiry pa yung medical natin, 'di ba? I think 6 months ata. So paano 'yan pag hindi ka pa nakaalis? Parang ganun, wala pa yung visa mo. So medical ka na naman uli kung ma-expire na. So parang ganun, alam mo yun, yung ang dami na ginastos din ng mga partners natin, 'di ba? So yun guys, yun, basta ano lang, dasal lang talaga lagi. Ayan, so good luck sa inyo guys, at sana may mga natutunan din kayo sa mga past videos na pinalabas ko about sa ano, K-1 visa journey ko. So yun, maraming salamat po talaga sa inyo.
pray kami. So, thank you pala guys dun sa inyo din na nag-pray para sa akin, para sa amin nito na makabalik na din po sa US. Sa mga viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo, sa mga friends namin at saka sa mga relatives, sa mga tita ko guys, nagpa-pray talaga para sa amin ni Thor na makabalik na kami sa US. So, sobrang thank you po talaga sa inyo. At ayun. So, maraming salamat po talaga sa inyo guys. Sige, magpa-pray ka na. Thank you guys for giving. Thank you guys for watching. Please don't forget to hit the thumbs up button if you like this video. And please don't forget to subscribe. Bye guys. Bye guys. See you on our next vlog. Bye everyone.